Hi, good morning guys. Bilang naka-makeup na ako dahil naka-makeup daw. Naka-lipstick na ako dahil dapat ay pupunta kami sa papasok dapat yung mga bata sa daycare today tapos nag-cancel ng class ngayon. So, naisip ako mag-vlog na lang. For this video, ipapakita ko kung ano yung mga breastfeeding essentials. I think less than a month babalik na ako sa office. So, meron na akong nakahanda na gagamitin para mag-pump ng breast milk para iwan kay baby pag nasa work ako. Nursing moms, we are entitled to lactation break. Kung tinatawag lactation break, that is not less than 40 minutes a day. So, look it up. Nasa batas po yan. Papakita ko na sa inyo yung gagamitin ko. Isa ako na. Dami ka kwento na naman. No? Take it. So, ito yung mga lalagyan ko ng mga breastfeeding kits ko. Breastfeeding kit. Para dito sa bahay. And ito rin, itong especially the breast pump. At dadalhin ko siya sa office, syempre. Okay. So, pisa na natin doon sa breast pump. Ito muna. Ito yung dula na I have the dula. Ang tawag nito? Let down catcher. Manual breast pump din ang tawag dito. So, ito ay nasa 300 plus lang nung binili ko. It's a good alternative to haka. Meron na akong haka before kay Hoho kasi di ko naman na-discover pa yung dula noon eh. Nung na-discover ko ang dula noon, ay meron na akong haka. So, I don't think I need pa another ganito noon. So, nag-stick ako doon sa haka. Tapos, ang disadvantage lang nung haka is mahal siya. Pero okay naman yung pag-catch na letdown. Comfortable. Ito namang dula. Nakita ba yung pangalan? Dula? Ito namang dula. Comfortable siya. Sobrang fit na fit sa dede ko na malaki. Tapos, may takip na rin siya kasama dun sa kit. Sa 300 plus mo, may kasama na siyang takip. Maganda rin yung suction niya sa ilalim. So, meron akong review nito sa vlog. Hanapin nyo na lang dun sa aking channel. Or, bigay ko yung link dyan sa baba, sa description box. So, ginagawa ko dito, pag nakalatch si baby, nakalatch siya sa isang boob, ilalagay mo ito dun sa kabilang boob. Tapos, mas malakas yung letdown habang nadede yung baby. Ayun. Ito rin ginamit ko nung wala pang 6 weeks. Nag-engorge yung breast ko. Ito rin ginamit ko kasi nga, ano lang siya. And during that time, pump to comfort lang tayo. Hindi yung i-drain mo siya kasi there will be a risk of oversupply. Ang hirap nun, masakit sa dede. Next, I have a breast pump. Ito na yung pinakamahal na breast pump ko. Okay, marami na ako naging breast pump na binili. Yung una ko ay sa Wise Mom. Rechargeable and portable, which is good kung gusto nyo ng on the go kayo lagi. So, ano lang siya. Sobrang light lang siyang dalhin sa bag. Ganyan. Yun. Tapos, meron din ako nung Mama Savers. Yung nilalagay na lang sa dede. Meron din ako review nun. Nasa vlog ko din. Lagay ka na lang din yung review ko doon. May review ko doon in the description box. So, ayun. Ngayon naman, this time, I have the Spectra S1 Plus. Ito siya. Kalaki. Kinuha ko ay rechargeable. Oo, ayun. Rechargeable. Meron kasi yung isa na hindi kailangan nakasaksak. Bakit ito ang kinuha ko? Dahil this is maganda yung review niya eh. And ano siya, hospital grade. May mga hospitals nga na gumagamit nito para dun sa mga moms na kailangan mag-express ng milk para sa mga babies nila sa NICU. So, ito na yung binili ko para mas matibay. Nagka-cost siya around 12,000 yata, pero nakuha ko siya ng mga 11,000 nung nag-sale no August, kasi breastfeeding month yon. Bumili na ako kasi nga nag-ano na yung dede ko noon. Masakit na siya. Kaya, kailangan ko mag-pump to comfort. So, malakas naman yung kanyang suction. Okay na okay sa akin. Marami akong output with this. Of course, as a nursing mom, you need to hydrate and drink lots of fluids, eat
Ayun. So, dito siya ilalagay yung mga, ano niya, yung tube niya. Tapos, syempre, rechargeable siya. Dito mo siya isasaksak, ganyan. Tapos, meron siyang lalagyan para dun sa bote. Kakakulin ko yun. Yung dito kasi, oh, gulo-gulo, diba? Ito yung kasama niyan. Okay. Actually, nakakatuwa dito kay Spectra. Pwede mo bilhin yung kit niya separately. So, ito, mura lang naman. Sa akin, mura lang siya. Affordable. Ayan, dyan mo ilalagay yung tube. Tapos, kukonnect mo doon. Ganun. So, okay naman. Comfortable naman siya. Kala ko nga hindi. Kasi yung dati kong breast pump, meron siyang silicone dito. Basta tama ang fit ng flange nyo. Meron naman ito guide. So, ito ay nabili ko sa baby mama. So, yun yung sa pump. Dahil rechargeable, nandito naman yung charger. Ayun. Ingat lang na huwag ma-overcharge. Sabi sa manual. Siguro ang disadvantage lang ng Spectra is bulky siya. Other than being bulky, wala naman ako nakikita ang other cons with this. Kasi portable man siya. Rechargeable eh. Portable. Tapos may nightlight pala siya, guys. Ayun. Kung sa gabi. Ayun. Gusto mong makita. May konting light. Ayun. Ganyan. Dalawang level ng brightness. Ayun. Tapos, tinanong natin ito. Yung cycle niya na-adjust. Ayan. Up, down. Ganyan. Tapos, ito yung massage. Ito yung power button, tapos yung vacuum suck yung ayan. Tapos punta naman tayo dito sa ko ilalagay ang aking breast milk. So meron sa dula, bumili na rin ako sa dula, mura lang to. Ayan. Usually yung binibili ko na lang ay yung mga 4 ounces na lagayan. Pero, hindi ko siya pinupuno. 3 ounces lang nilalagay ko. Kasi, pag nilagay mo siya sa freezer, mag-expand pa yan. So, baka pumutok. Kaya, mag-alot kayo na. Tapos, pag kada feeding kasi, 3 ounces ang bala ko ibigay. Per feeding. So, meron din ako from Spectra. Bumili rin ako. Ito, bigay sa akin to nun. Ito yung 3 ounces naman sa Sun Mom. Lalagyan. Ayan. 30 bags. Then, bigay lang to sa akin nung time nung kay Lucas. Kaya lang nga, di ba, pandemic. So, hindi ko nagamit. Ngayon ko magagamit. Ito naman ay, di ba, andun pa, Ayan po yung mga season's greetings. Migo pa ang tawag nung kay Lucas nun. 20 pieces na 8 ounces yata to. Ayan. Malaki. Pang malaki. Pag marami ako na pump, di ako na nilalagay. Pero pagka mga, let down, usually, ito, mga ganito. Then, dahil nga, kailangan mong i-label, baka yung isa, para makita. Ayan. Kailangan mo siya i-label, diba? Lalo na pag nasa office, tapos marami kayo nag-nurse. Parang sa amin, parang tatlo kaming nursing moms. Pagbalik ko dun. Ayan, meron nakalagay yung name, i-label mo yung name, ilang ounces to, sinipon pa. Tapos, anong date and time, especially anong yung date and time, para alam mo kung alin yung una mo ibibigay. Ayan. Tapos, ang nabili ko, kasama na to eh, nung binili ko rin, Sharpie. Sharpie pen, na hindi na e-erase yung sulat niya dito. Sulat pa. Ay ko nga isa. Sulat tayo. Dahil ito ay para kay Joaquin. At yun ang pangalan ng mga anak ko. May accent pa. So, yun. Joaquin, hindi yan na e-erase. Diba? Galing. Ayan. Ayan na erase. So, maganda yun. Bili ka ng Sharpie para hindi matanggal yung
Dati ball pen. Tapos nawawala. Ah, ano kaya? Manghuhula na lang ako. Ano kaya yung next na ipapain? Eh, napasok mo yan. Magagamit ko pa yan. Tapos, for now, nilalagay ko siya dito sa isang sa shelf near our bed. Para pag nagising ako sa madaling araw, tapos engorge yung daddy ko. So, hindi pa naman gutom si Joaquin. Kaya ako magpapam. There. Ganun, o, diba? Within reach. At ganito yung schedule na mangyayari. So, sa morning, bago ako pupunta sa office, padedein ko na si baby. So, around 7:30. Dapat napadede na kasi dapat nasa office na ako before 8. Then, after 2 to 3 hours, so 7, 8, 9, actually, ginagawa ko 2.5 hours. So, magiging 7:30 ako na magpadede. 9:30 or 10 o'clock yung next na padede kay baby. So, ganon. Then, 12:30, sabi na 12:30, nagpadede ako, umuwi ako, padede ako. Next feeding niya nasa 3:30, then uwi akong 5, ayan, dedede na siya, ganyan, 5:30 to 6, sabi mo na, kasi travel time pa from office. So, ang rule doon ay 1 to 1.5 ounces per hour na wala ako. So, 2.5 nasa safe to say 4 ounces per feeding. So, yun yung magiging schedule namin. Next time, siguro ipapakita ko pa natin ipre-prepare yung breast meal para sa naiiwan for the feeding. So, yung breast milk pa na naman express ay ilalagay sa freezer. So, meron kaming double. Validity. Bago ma-expire yung ating milk sa dapat at least 4 months na dapat ma-consume yung breast milk na nasa ref na. Pero pwede siya i-extend hanggang 6 months. Kasi bagay, hindi naman kasi siya masyado minubuksan. So, mga ganun. Hindi naman siguro aabot dahil pabalik na ako sa office next month. Ayun. So, next vlog, siguro, papakita ko nga paano yung preparation ng express milk for dede, baby, in a bottle. Habang wala ang mommy. So, see you next time. Sana may napulot din kayong idea. Yun. So, I'll see you again on the next vlog. And thank you. So, see you again. Bye!